Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Sana nasa magandang kalusugan kayong lahat. Kahit may panganib sa nakakatakot na sakit sa ating paligid, let us pray na sana matapos na at maligtas tayong lahat sa kahamakan. Ang topic natin ngayon ay biblical. Ilang beses ba tayo magpatawad sa mga nagkamali o nagkasala sa atin? Bakit kailangang magpatawad? Before that, kung hindi ka pa subscriber sa channel namin, paki-click ang subscribe button sa ibaba at i-click mo rin ang bell icon para ma-notify ka kung may bago kaming video upload. Intro Maestro. Let's continue. Ilang beses ba kailangang magpatawad? May nakagawa na ba sa iyo ng pagkakamali? Sinasaktan ka ba niya o pinagsalitaan ng masakit? Dapat bang gayundin ay ganti mo sa kanya sa masakit na ginawa niya sa iyo? Kapag may nanakit sa kanila, maraming tao ang mananakit din sa taong iyon para makaganti. Pero itinuro ni Jesus na dapat nating patawarin ang mga nagkasala sa atin. Matthew chapter 6 verse 12. Paano kung maraming ulit nang nakasakit sa atin ang isang tao? Ilang ulit ba natin siyang patatawarin? Narinig ni Pedro ang payo ni Jesus tungkol sa paglutas sa di pagkaunawaan. Pero parang gustong malaman ni Pedro kung hanggang ilang beses dapat magsikap ang isa na lutasin ang di pagkaunawaan. Nagtanong si Pedro, "Panginoon, hanggang ilang ulit ako dapat magpatawad sa kapatid ko na nagkasala sa akin? Hanggang sa 7 ulit?" Itinuturo ng ilang leader ng reliyon sa panahon na iyon na hanggang 3 beses dapat magpatawad. Kaya baka nadarama ni Pedro na napakabait na niya kung patatawarin niya ang kanyang kapatid hanggang sa 7 ulit. Gayunman, hindi kaayo ng turo ni Jesus ang pagbibilang ng mali. Kaya itinuwid niya si Pedro, "Sinasabi ko sa iyo, hindi hanggang sa 7 ulit, kundi hanggang sa 77 ulit." Matthew chapter 18 verse 22. Napakarami namang ulit niyan na hindi na natin matatandaan ang gayong karaming pagkakamali o masasamang bagay na ginawa sa atin ng isang tao, hindi ba? At ito nga ang gustong sabihin sa atin ni Jesus. Hindi na natin dapat pangbilangin kung ilang ulit na nakagawa sa atin ng pagkakamali ang iba. Kung humihingi sila ng tawad, dapat natin silang patawarin. Gustong ipakita ni Jesus sa kanyang mga alagad kung gaano talaga kahalaga na maging magpapatawad. Kaya pagkasagot sa tanong ni Pedro, nagkwento siya sa kanyang mga alagad. "Gusto mo ba itong marinig? May isang mabuting hari noon. Napakabait niya. Nagpapautang pa nga siya ng pira sa kanyang mga alipin kapag kailangan nila ng tulong. Pero dumating ang araw na sinisingil na ng hari ang kanyang mga alipin sa kanilang utang. Bueno, iniharap ang isang alipin na may utang sa hari na 60 million dinaryo, almost 10 billion sa piso natin ngayon. Napakalaking halaga nito. Imposible nang makabayad ang alipin. Nagmakaawa ang alipin sa hari, nabigyan pa siya ng panahon para mabayaran ang kanyang utang. Ano ang nangyari nang magmakaawa ang alipin sa hari, nabigyan pa siya ng panahon para makabayad? Pero nagastos na ng alipin ang lahat ng pira ng hari at hindi na siya makapagbayad sa hari. Kaya nagutos ang hari na ipagbili ang alipin pati na ang asawa at anak nito para makapagbayad. Ano sa palagay mo ang naramdaman ng alipin? Lumuhod ang alipin sa kanyang Panginoon at nagmakaawa. Pasensya na po kayo. Babayaran ko rin ang lahat ng utang ko sa inyo. Matthew chapter 18 verse 26. Kung ikaw ang hari, ano ang gagawin mo sa alipin?
naaawa ang hari sa kanyang alipin, kaya pinatawad siya ng hari. Sinabi niya sa alipin na hindi na niya kailangang magbayad kahit magkano ni isang kusing sa 60 million dinaryo. Tiyak na tuwang-tuwa ang alipin. Pero ano ang ginawa ng alipin iyon pagkaraan? Lumabas siya at nakita ang isa pang alipin na may utang sa kanya na 100 dinaryo lamang. Sinunggaban niya ang kanyang kapwa alipin sa liig at sinakal ito habang sinasabi, "Bayaran mo ang 100 dinaryo na utang mo sa akin." Maisip mo ba na magagawa iyan ng isang tao? Lalo na pagkatapos na patawarin siya ng hari sa napakalaking halaga. Bueno, ang alipin na may utang na 100 dinaryo ay mahirap lamang. Hindi niya kayang bayaran agad ang kanyang utang. Kaya sumubsob siya sa paanan ng kanyang kapwa alipin at nagmakaawa. "Parang awa mo na, bigyan mo pa ako ng panahon at mababayaran ko rin ang utang ko sa iyo." Dapat ba sanang pinagbigyan ng lalaki ang kanyang kapwa alipin? Kung ikaw yun, ano ang gagawin mo? Ang lalaking ito ay hindi naging mabait na gaya ng hari. Gusto niyang makuha agad ang kanyang pira. At dahil sa hindi ito mabayaran ng kanyang kapwa alipin, ipinabilanggo niya siya. Nakita ng ibang mga alipin ang lahat na nangyayari at hindi nila ito nagustuhan. Naawa sila sa alipin na nakabilanggo. Kaya pumunta sila at nagsumbong sa hari. Hindi rin nagustuhan ng hari ang nangyari. Galit na galit siya sa di mapagpatawad na alipin. Kaya pinatawag niya siya at sinabi, "Ikaw na masamang alipin, hindi ba't pinatawad ko ang utang mo sa akin? Kaya hindi ba dapat sana patawarin mo rin ang iyong kapwa alipin?" Dapat sana'y natuto ng aral ang alipin mula sa mabuting hari. Pero hindi. Kaya pinabilanggo ng hari ang alipin hanggang sa mabayaran niya ang 60 milyong dinaryo. At mangyari pa, hindi siya kailanman kikita ng pira para mabayaran ang hari kung siya ay nakabilanggo. Kaya mabubulok na siya roon. Sa pagkatapos ng kwentong ito ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga tagasunod, "Ganyan din ang gagawin sa inyo ng aking Ama sa langit kung hindi niyo patawarin mula sa puso ang inyong kapatid." Matthew chapter 18 verse 21 hanggang 35. Napakagandang aral nga tungkol sa pagpapatawad. Pinatawad tayo ng Diyos sa mga kasalanan natin. Lahat tayo ay may napakalaking utang sa Diyos. Sa katunayan, ang atin mismong buhay ay galing sa Diyos. Kaya kung ihambing ang utang natin sa Diyos, maliit lamang ang utang sa atin ng ibang tao. Ang utang nila sa atin ay gaya lamang ng 100 dinaryo na utang ng 100 alipin sa kapwa alipin. Pero ang utang natin sa Diyos dahil sa mga pagkakamali nating nagagawa ay gaya ng 60 milyong dinaryo na utang naman ng alipin sa hari. Ano mang magagawang mali ng mga kapatid natin sa atin ay maliit lang kumpara sa mga kasalanan natin sa Diyos. Kaya ba nating paulit-ulit na patawarin ang kapatid natin? Kahit may dahilan tayong magagalit sa kanya? Gaya ng itinuro ni Jesus sa sermon sa bundok, patatawarin tayo ng Diyos kung paano pinatawad natin ang mga nagkasala sa atin. Matthew chapter 6 verse 12. Hanggang dito lang muna tayo, mga kaibigan. Maraming salamat sa pag-visit sa channel namin. Please click like and share to help the channel. Kung hindi ka pa subscriber sa channel namin, paki-click lang subscribe button below at huwag kalimutan na i-click ang bell icon para updated ka kung may bago kaming video upload. Bye-bye!